So, hello guys. So, welcome sa second part ng ating video no related sa topic na design of T-beams and other non-rectangular beams. So, this time no, I'm to solve tayo ng example problem. So, ito yung problem natin guys. So, design a T-beam for the floor system shown in the figure for which B sub W and D are given. The dead moment is equals to 108.50 kilonewton meter. Live moment is 135.6 kilonewton meters. F sub C prime is 27.6 megapascals. F sub Y is 413 megapascals. And simple span is equals to 6 meters. So, yun guys, no? So, given na halos lahat na mga kailangan natin ay nandito na, no? So, take note na pag pinapag-design tayo guys ng T-beam, no, nasabi ko na to sa nakaraang part ng ating video, sa first part, no? Na usually, kapag pinapag-design nga tayo, ay ang kailangan lamang natin i-compute is yung area ng steel reinforcement or area ng steel. So, yun yung gagawin natin na yun, guys, no? So, kailangan natin maka-compute nga ng area ng steel. Okay. So, ayun. So, una natin gawin, guys, is of course, no, nandyan na lahat ng ating mga given. Ang ating nalang kulang is siguro yung clear distance from web to web. Diba? So, that is S sub W. Kasi nga, no, yung ating kailangan na clear distance is mula dito sa face na to, papunta dito sa katabing web. So, ayun. So, kailangan natin siyang i-compute, guys. So, that is obviously, S sub W is 3,000 millimeters minus dalawang tig kakalahati, no? Kasi nga, i-minus natin yung kalahati dito and kalahati dito. Kasi yan, yung 3 meters na yan is from center of the web to the center of the next web. Okay, so obviously, yung ating magiging answer dito, guys, is 2,700 para sa S sub W. Okay, so ayun, so nilista na natin, guys. Nilista ko na lahat ng ating mga given. So ayan, nandiyan na yan sa table ngayon. Okay. Okay, so ang una natin gagawin guys ngayon is i-compute muna natin yung B sub F, no? Kasi wala pa tayong B sub F. Ito yung effective flange width. Ayun. So para makuha natin yung B sub F guys is kailangan natin gamitin nga itong nandito sa section 406.3.2 ng NSCP, no? Kasi SI man yung ating unit, so dito tayo sa NSCP guys. So ayun. So ayun, so obviously yung kailangan natin gamitin dito is yung part na may H side of the web. Ito yun guys. So ayun. So ayun guys, so again no, ulitin ko lang no, itong nandito na mga formula na to is yung measure nung effective overhanging flange width, no? Effective overhanging flange width beyond the face of the web. Ito, effective overhanging flange width beyond the face of the web. So, itong red lang yung tinutukoy niyan, guys. So, ibig sabihin, no, kung magkukumpute tayo ng B sub F, then kailangan natin i-times 2 nga yung part na yan, kasi dalawa man yung ating red na yan, then i-add natin sa B sub W. Okay, so para lang klaro tayo, no? Okay, so bali, no, so pag-compute ng B sub F, obviously, we have three formulas here. Again, guys, no, this is the least of the three. So, ang sabi nga dito is least of. So, ayun. So, yung una nating formula is B sub F is equals to dalawang 8H plus B sub W. Tapos, yung pangalawa is B sub F equals to dalawang S sub W over 2. Ito yun, guys, yung pangalawa plus S sub W plus B sub W. And then, yung pangatlo, of course, is dalawang ln over 8 plus B sub W. Okay, so pag kinumpute natin to lahat, guys, ito yung ating magiging result. And of course, ang kailangan nating piliin dito is the least of the three nga. Okay, so ang pipiliin natin, of course, is yung 1,800 millimeters. So that will be our, the effective flange width. Okay? So ayun, so magsa-start na tayo, guys, ng ating design. So ang kailangan nating gawin dito is sundin lamang natin itong procedure na to. So i-compute natin yung MN. Tapos, mag-assume tayo ng initial Z. Ayun. And then, we will compute AS. And then, AC. And then, Z. And then, AS na pod. And then, AC. And then, Z na pod. And yun, guys. So, itong cycle na to ay mag-continue until nga hindi na mag-change yung ating value ng A sub S. Okay? So, ayun. So, let's compute first for M sub N. So, paano mag-compute yung M sub N, guys? So, di ba alam naman natin that MU is equals to phi MN. So, dito natin siya kukunin. Okay? So, of course, MN natin is equal to M sub U divided by phi. Okay? So, M sub U natin muna is i-compute muna natin. That is 1.2 moment, dead moment plus
1.6 multiplied by the live moment. So given na yung dalawa, guys, given na siya sa problem. Ito nga yung mga given noon. So i-substitute lamang natin, guys, yung ating m sub d is 108.5 at ating m sub l is 135.6. Okay? So yun, so ang mangyayari dito is m sub u is equal to 347.16 kilonewton meters. Okay? Then, of course, guys, yung ating phi dito will be 0.9. Yun yung ating gagamitin, guys, kasi nagde-design tayo. So, we want our beam to be tension-controlled. So, yes, isa-set muna natin siya na 0.9. So, anyway, so this is parang assumption lang siya, guys. So, ang mangyayari nito is, mamaya malalaman pa natin at the end of our design, malalaman natin, i-find out natin kung 0.9 ba talaga yung ating phi. Okay? So, yun. So, MN natin, guys, na ay magiging 385.733 kilonewton meter. Ayun. Ang gagawin na natin ngayon next is to assume the initial value of Z. Okay? So, paano gagawin natin, guys, sa pag-assume ng initial value ng Z? Ang gagawin lamang natin, of course, is gagamitin natin itong unang formula natin. Again, i-assume natin muna that our neutral axis is at the web flange line. So, dito yung ating neutral axis. So, ibig sabihin nito is that yung ating A will be equals to H sub F. So, yung ating Z will be equals to D minus HF over 2. That will be our assumption lang siya, guys, ng initial value ng Z. Okay? Kasi gusto nating malaman later on, no, after kasi natin mag-assume ng initial value ng Z, doon natin malalaman kung yung ating bang A will be less than or greater than sa H sub F, no? Kasi nga kung less than siya sa H sub F, ibig sabihin yung ating neutral axis will be on the flange, and kapag greater than H sub F yung ating A, then yung ating neutral axis will be on the web. Okay? So yun, so i-compute muna natin, guys, yung ating Z, which is equals to D minus HF over 2. Of course, given na yung dalawa, guys, D is equals to 450, and yung HF natin is the H here, which is 100 millimeters. So, substitute lamang, guys, and ang ating magiging value ng Z is equals to 400 millimeters. Okay? Okay, so let's now proceed now, guys, no, sa pag-compute ng A sub S sa ating next step nga ng ating design. I-compute natin yung A sub S, and that will be, gagamitin natin nga yung initial value ng ating Z. Okay? That is nga yung 400 millimeters. Okay, so, ang ating formula, guys, no, take note, no, para sa pag-compute natin ng steel area na AS, take note, this is our initial na steel area. Hindi pa ito yung magiging final natin na steel area. Okay, so para mas maintindihan natin, yung pag-compute ng ating steel area, kasi ang sabi dito, use AS equals to MN over FYZ. So bakit nga ba yan yung ating formula? Okay, so ang nangyayari niyan, guys, i-compute natin dito yung ating MN, nominal moment. So di ba nga, kung naalala nyo, sa ating mga old videos, yung nominal moment na yan is actually the moment created by the forces na T at saka yung C. So yung, di ba, coupleman ni sila, so yung kailang moment na created, that is MN, that is equals to the magnitude of the force, T, o di kaya yung C, times Z. Okay? So, T yung ating gagamitin dito kasi yun yung may AS. So, bale, MN is equals to T times Z. Tapos, of course, di ba yung, T natin is, or tension force is AS multiplied by FY. So, magiging AS, FY to, tapos multiplied by Z. Okay? So, ang mangyari dito, guys, pag kinuha natin si AS, magiging MN over FY Z. So, ito nga yung ating formula na gagamitin para sa pag-compute ng steel area. So, ayun. So, substitute lamang natin, guys, yung ating MN dito is 385.733 kilonewton meter. F sub Y natin is 413.7 megapascal. And then, yung ating Z nga na initial is 400 millimeters. So, yun lang. So, ang gagawin natin, guys, I suggest na kapag solve na kayo, yung MN ay gawin yung Newton millimeter, no? So, convert muna nyo yung MN to Newton millimeter, then substitute na, okay? So, mangyari dito, of course, is AS will be equal to 2,331.0 square millimeter. So, ito yung, guys, yung ating initial na value ng steel area. So, after ng initial na value ng steel area, guys, pupunta tayo ngayon sa pag-compute ng A sub C. Okay, so we are going to compute A sub C now using the formula na C is equals to T. Take note, guys, no, that dalawa lang yung forces natin dito, yung tension force at saka yung compression force. So, ang mangyayari, no, di ba nga, yung ating compression force is 0.85 F sub C prime multiplied by A sub C. At ang ating T dito is AS FY. So, i-compute natin dito, guys,
yung ating AC. So, given na yung AS natin, yung F sub C prime is given nandiyan sa table, nandito guys sa table, no? At saka yung FY is also given nandiyan din sa table, no? Given niya sa problem. So, yun, so makukuha natin dito guys si A sub C, which is 41,105.43 square millimeters. So, yun, so gagamitin natin itong A sub C na to sa pag-compute ng ating Z. So, recalculate natin guys yung ating Z. Okay, so ano ba yung, di ba nga, yung A sub C dito guys is the area of compression concrete. Okay, so kailangan nating malaman kung yung area of compression concrete na yan is nandyan pa ba sa flange, or mag-i-extend na ba siya beyond the flange, or mapupunta na siya sa web. So, tingnan natin guys. So, ano ba yung area ng ating flange? Ito yung ating flange, di ba? Ano ba yung area? Di ba nga, ito yung ating unang assumption kanina. Dito yung ating neutral axis. So, ibig sabihin, ito yung ating unang assumption that our A sub C is the whole flange. Okay? So, ngayon, no, i-compute natin ano ba yung area ng ating flange, and that is, di ba nga, 1,800 man itong B sub F times yung H sub F natin is given sa problem, that is 100. Ito yun, guys. That is H, thickness ng ating slab. Okay? Pareho lang yan, guys, no? Yung H at saka H sub F. Okay? So, 1,800 times 100, that is 180,000. So, ang ating area ng flange is 180,000. So, take note, 180,000 na, guys, yung ating area ng flange. Yung ating A sub C dito, area of compression concrete, is 41,105.43 lang. Okay? So, ibig sabihin, no, yung ating, since yung ating A sub C is mas maliit kaya sa area ng flange, then ibig sabihin, yung compression concrete na area na yan is nasa flange pa. Hindi pa siya lumalampas sa flange. So, hindi pa siya, wala siya sa web. Nandito pa siya sa flange. Okay, nagkakaintindihan tayo guys, no? So, sana nagkaintindihan natin. So, ibig sabihin, hindi pa siya lumalampas ng flange. So, let's assume na nandito pa yung ating neutral axis. Ibig sabihin, no? Ito yung ating area ng ating compression concrete. Ayun. And ito yung ating A. Okay, so ibig sabihin guys, kapag gumawa tayo dito ng ating force diagram, yung ating tension force will be acting at the centroid of our steel. Tapos, of course, yung ating compression force will be acting at the centroid of our compression concrete area. So, ito yun dito, kalahati ng A. So, yung ating Z dito is equals to effective depth minus A over 2. So, kukompute lamang natin guys to calculate the Z. That will be Z is equals to D minus A over 2. Makukompute naman natin guys si A. Bakit? Kasi diba, alam natin na itong area na to is 41,105.43. Diba? Diba nga, A sub C natin is B sub F times A. Kaya rectangle lang naman yan. Okay? Then, of course, makukompute natin dito si A, which is A sub C divided by B sub F. Of course, alam na natin yung A sub C, which is 41,105.43 divided by B sub F na 1,800. So, ang ating A dito will become 22.84 millimeters. Okay, so 22.84 millimeters. Yun yung ating value ng A. Okay, so substitute lamang natin dito guys and makukuha natin yung ating pangalawang Z. Okay, that is 438.58 millimeters. Okay, so ito na ngayon guys yung gagamitin natin na value ng Z para mag-compute ulit ng A sub S. Tapos continue na punta sa A sub C and then Z na pod. Okay, continue lamang tayo guys sa ating solution. Okay, so yun yung ating last. So we will now compute the steel area again, A sub S. So para sa pag-compute ng steel area, same lamang yung formula natin guys. Ito kanina na-discuss ko na, no? A sub S is equals to M sub N divided by F sub Y Z. So yung M sub N is, hindi na yun magbabago guys yung M sub N kasi kinompute na natin siya kanina pa sa pinakaunang part pa lang dito sa ating first step if you remembered, no? Nasa taas. Okay, dito sa M sub N. Okay. Then, yung F sub Y is also given and yung Z is yung bagong Z yung ating gagamitin na 438.58 millimeters. So, lalabas dito guys is AS equals to 2,125.94 square millimeters. So, ayun, so gagamitin natin guys yung A sub S na yan para sa pag-compute ng ating A sub C ulit.
Okay, so bali no, compute A sub C, gagamitin na naman ulit natin yung compression force equals to tension force. Then, ayun, so ito na naman yung formula, guys, no, pabalik-balik lang yan, sabi ko nga sa inyo, okay, so yung A sub S na gagamitin natin is yung bagong A sub S na 2,125.94. Ayun, and of course, yung ating A sub C na lalabas dito will be 37,489.40 square millimeters. Okay, so ayun na naman, guys, no, after ng A sub C, ay kukompute natin ulit yung ating Z. Ayun. So again, no, same lang yung process, guys, no. Ang mga same lang yung guys yung process. So hanapin niyo kung nasaan yung neutral axis, no, by computing the A, tapos yung compute natin si Z. So ito yung lalabas, guys, na Z. So hindi ko na ipapakita yung solution, guys, kasi matagal siya. Pabalik-balik lang naman yung ating formula. So lalabas dito, guys, na Z is 439.59 millimeters. So ilalabas ka na lang, guys, yung mga results, no? And then A sub S is equals to 2121.08 square millimeters. So after ng A sub S, ang lalabas nito kapag kinontinue yung computation ng cycle na ito, no? Ang lalabas natin na A sub C will be equal to 37,403.74 square millimeters. Ayun. And then, lalabas na naman yung Z na 439.61 millimeters. And then, A sub S na lalabas is 2,120.97 square millimeters. And then, ayun, continue lang, guys, no? Ang lalabas na naman na A sub C dito will be 37,401.72 square millimeters. Then yung Z natin dito will be 439.61 millimeters. Kung napapansin nyo, guys, yung sumunod na part, yung Z natin ay hindi na nagbago dito, no? So it means hindi na rin magbabago yung ating A sub S, and yung A sub S natin is 2,120.97. So since hindi na nga nagbago, guys, yung A sub S, so ito na yung ating magiging final na area ng steel, no? Ito na yung ating magiging sagot sa ating problem na yon. Okay, so, di ba nga, guys, pag nag-design tayo, kailangan natin i-analyze, no, kung tama ba yung ating design or hindi, kung safe ba siya or hindi, or di kaya tama ba yung ating naging assumptions kanina. Di ba nga, nag-assume tayo ng phi na equals to 0.9, so kailangan natin alamin kung tama ba yung 0.9 na yun. Tapos of course, di ba, sabi natin kanina, kailangan yung AS natin will satisfy sa provisions. So dapat mas malaki yung AS natin sa AS minimum. Ayun, so i-analyze natin to, guys. So AS natin must be greater than or equal to AS minimum. So ito yung gagamitin natin, guys, sa NSCP 2015. Okay? Kasi SI ngayon ating units. Okay, so ayun, guys, so i-compute lamang natin. AS minimum, take note, is the greater of A and B. Ayun, so compute natin yung AS minimum para sa A. Okay, makukuha natin ito, that is 428.59 square millimeters. And para sa B, that is 456.85 square millimeters. No, gusto kong i-convince kayo na isolve nyo, after nyo mapanood ito, itong video ko, isolve nyo yung itong problem na to sa papel. No? Parang hindi kasi effective, guys, kung pinapanood nyo lang yung video tapos hindi kayo nagsosolve, no? Kasi parang mahihirapan kayo i-apply kung kayo na mismo yung nagsosolve ng problem. So, mas maganda kung habang nanonood kayo ng video, nagsosolve din kayo, or after nyo mapanood yung video, isosolve nyo yung problem. Okay, so of course, yung pabili natin dito, guys, na AS minimum is of course the greater of the two, kasi nga sabi dito, AS minimum shall be the greater of A and B. So, yung greater sa kanila is 456.85. Ayun, so that will be our AS minimum. So, i-compare natin, guys, si AS kay AS minimum. So, AS natin is 2,120.97, and obviously, that is greater than kay AS minimum. So, since greater siya, di ba nga yung AS natin must be greater than or equal kay AS minimum? Since greater siya, then it means okay yung ating AS minimum. Okay? So, ayun, so, paano kaya kung yung AS natin is less than siya sa AS minimum? It means, guys, na dapat natin gamitin yung AS minimum kasi yun yung pre-provide ng code, no? Ibig sabihin, hindi ito yung sagot. Kung for example lang, ito ay mas maliit sa ating AS minimum, then yung ating magiging final answer sa problem na to is 456.85 square millimeter. Gagamitin natin, guys, yung AS minimum kapag gaganon. Okay, so ngayon, no, i-find out natin, guys, okay, kung yung phi natin is 0.9 ba siya or hindi. So, bali, no, i-compute natin dito yung value ng phi,
yung C at saka yung tension strain nung gagamit ka, i-compute natin sila. No, kailangan natin kasi malaman dito ultimately kung yung phi natin talaga is 0.90 or hindi. Kung tension controlled ba siya or hindi. Okay. So, yun. So, ito yung ating naging mga final answers, guys, kanina, no? Yung AS natin is 2120.97. Sinama ko na lang dito yung ating A sub C at saka yung Z kasi ito naman talaga yung ating mga final na mga results kanina. Okay? So, ngayon, no? Ito yun, guys. Ito yung ating compression concrete, 37,401.76. Bale, no? Gagawa tayo dito ng strain diagram. Ito yung ating strain diagram. So, obviously, yung ating strain sa concrete is 0.003. And yung ating strain sa steel is yun yung ating hanapin, the tension strain. Okay? So, of course, no? Kailangan natin dito mag-ratio and proportion. Gamit itong isang triangle, itong malaking triangle, at saka itong maliit na triangle. So, I hope naintindihan nyo yan, guys, no? So, yun. So, ratio and proportion lamang, guys, that is yung malaking triangle na side. Itong side na to, para sa malaking triangle, is tension strain plus 0.003 divided by the effective depth. Ito yun. Is equals to, itong maliit na triangle naman, itong side na to is 0.003 divided by C. Itong side lang na to, guys. Okay. So, yun. So, of course, dito makukuha natin, guys, si A. Diba nga, yung A natin is computed. I-divide lamang natin yung A sub C natin divided by B sub F. So, makukuha natin si A. So, ayun. So, A is 20.78 millimeters. Okay, so ayun. So, kailangan natin dito, guys, ng beta 1. So, para sa beta 1, nandun yun sa table 422.2.2.4.3, no, sa may NSCP. So, according dito, guys, yung ating beta 1 is nakadepende sa value ng F sub C prime. At ang ating F sub C prime, nandito sa given, 27.6 megapascal. So, ibig sabihin, guys, yung ating gagamitin na beta 1 is nandito sa may row na to, between yung ating F sub C prime kasi is between 17 and 28. So, yung ating beta 1 is 0.85. So, yun. So, yun, so dito makukuha natin, guys, si C and that is equals to 24.45 millimeters. So, yun. So, sasubstitute lamang natin, guys, si C dito. Of course, meron na tayong D. Yung D natin is 450 given yan sa problem, guys, no? Okay, so lahat na nandito is na-compute natin to kanina, no? Ayun, so mangyayari dito, of course, the tension strain is equals to 0.0522. Okay? So, ngayon, no, ipa-find out natin, guys, ano ba yung tension strain na to? Ano ba yung kanyang classification? Okay, so, base sa table 421.2.2, no, yung tension strain, yung beam natin, yung T-beam natin, is ma-classify natin as either compression-controlled, transition, or tension-controlled, depende sa kanilang tension strain or tensile strain. So, tingnan natin, no, kung saan siya dito nabibilong. So, take note, yung ating tension strain is greater than or equal to 0.005. So, nandito siya nabilong sa third row. So, ito yung ating gagamitin, guys. So, obviously, yung ating gagamitin dito na phi is equals to 0.9. Take note, ito yun, guys, no, hindi ito na 0.9. Although, pareho lang naman silang 0.9, take note na ito is for spirals man to, no, na transverse reinforcement. So, usually, sa column to kasi nga, yun yung gumagamit ng spiral na reinforced na transverse reinforcement. So, dito tayo sa beam, so 0.90. Although, hindi naman problema, guys, kung ito yung makita mo, pero kapag ka transition yung classification, tapos ito yung makita mo na sa part ng column, no, mamamali ka, no, kasi ito, magkaiba na sila, guys, no, pati na din sa compression control, magkaiba na sila. So, dito lang tayo, guys, kapag ka-beam. Ayun. So, yun. So, but this is tension-controlled as classification ng ating T-beam. And, obviously, 0.9 yung ating phi. So, take note, tama yung ating assumption kanina na 0.9 siya. Diba, sinetman natin siya as 0.9 para maging tension-controlled siya. So, yun. So, tama yung ating 0.9. So, yun. So, again, guys, yung ating final answer dito sa problem na to is that AS equals to 2,120.97 square millimeters. So, kasi nga, yun yung ating, yung problem nga is pinapadesign nga tayo ng T-beam na ito. So, yung ating final answer, guys, is 2,120.97 square millimeters. Okay? So, I hope naintindihan nyo, guys, yung ating example problem. So, actually, no, merong technique dito, guys, sa ganitong problem, merong mas madaling solution na hindi mo na kakailanganin mag-iterate or mag-iterative na method. Hindi na, kasi masyadong mahaba, guys, yung design process na to, no? This, ito yung nandun sa mga books, guys.
So, ayun. So, mayroong mas madaling solution dito. I-discuss ko, guys, sa ating last part ng itong series of videos na to. Sa may fourth part, siguro yung last part na to, guys. No? Panoorin nyo yung fourth part. So, i-resolve natin to, guys, yung example problem number one, gamit yung technique na sinasabi ko. Okay, so, sa next video naman, guys, ay solve natin itong example problem number two. Okay, so, iba ito, guys, sa naging unang problem, no? Hindi dahil English ito, no, kundi dahil yung ating neutral axis is hindi na sa flange. So, dahil hindi na siya sa flange, nandito na siya sa web, no, iba na yung magkakaroon ng konting variation sa ating mga formula na gagamitin. So, ayun. So, see you sa next video, guys.